Ako po si Pastor Chris Tubong Cagayano. Nakatira po dito ngayon sa Paco, Manila. Isa po tayong eninhero. Dati po tayong OFW sa Dubai at nakapagtrabaho po tayo ngayon sa Doha, Qatar. Dati po tayong Katoliko. Noong time po noon, madali po tayo na-stress lalo sa trabaho. Mataas po yung level po ng cholesterol natin, pati minsan yung BP po natin tumataas. Nahihilo po tayo. Madalas po nananakit ang ating pong batok. May mga polyp po tayo sa gallbladder. Mga 10 years po ako nag-suffer po ng mga sakit karamdaman pong yan. At madalas laman po tayo ng clinic, ng medical center. Dati po tayo nagsasalamin dahil malabo po ating paningin. Nung wala pa ako sa Lord, very greedy po tayo pagdating po sa mga bagay para makapagkuha po ng funds. Kailangan po namin na ilo-loan po yun. Kailangan magbenta po ako ng alak. Tapos napapautang din po tayo. Marami rin po tayong mga naagribyado na rin po dahil nga po sa interest napakataas. 20%. Pero kasama rin po sa nangyari ay tinakasan po tayo. Napakalaki po nung tinakas po sa akin na pera with amounting to more than 500,000 po yun. Sumabay po yung mga sagkaramdaman ng aking buong pamilya. Yung parents ko, may mga high blood din po sila, may mga diabetes. Ang tatay ko nga po, meron din peptic ulcer. At ang nanay ko rin, meron po siyang rheumatism. Madalas po silang na-hospital. Ako rin po kasi yung nagpe-finance sa kanila. Naging rason din po yan para tayo po bumagsak, lalo po sa finances po natin. Asawa ko rin, ganun din po. Na-diagnose po siya ng 2018 na meron siyang rheumatic heart disease. Laging hinimatay, hindi po siya makalakad ng kaba-haba. Andun yung nagkakaroon siya ng maintenance amounting to 4,500 monthly. Pati yung mismo yung kanya pong trabaho ay naapektuhan na rin. Pati rin po trabaho ko kasi kailangan makauwi po tayo sa bansang Pilipinas para po dalhin po siya lagi sa hospital. She has to undergo operation. Ito rin po naging rason na kailangan dalhin mo siya sa ibang bansa, katulad nga po Doha, Qatar, para po magpa third opinion. Yung mga bata rin po ay mga anak pong dalawa ay naipanganak po yan na mayroon po sila mga karamdaman. Yung panganay ko po, mahika. At ang pangalawa din po ay naipanganak po yan na may G6PD o glucose deficiency syndrome. Marami pong mga bakay na bawal po sa kanya. Na ang sinasabi ng doktor ay yun nga daw po ay lifetime. At wala na daw yan ng lutas. Laman din po sila lagi ng medical center. Dahil nga po sa nasa private hospital po sila, halos makalahating milyon ang alam mo mga nagastos. So lahat ng pong mga kinikita po natin, napupunta lang po yan sa mga babayarin sa hospital at medical needs. Isang gabi, bago pa ako natutulog, habang ako po nanonood sa YouTube yung sa cellphone ko, ni-scroll ko po siya ay nakita ko po si tatay habang nagsasalita po siya at pinapanalangin po ang isang babae. Bigla nga pong nawala po yung sakit na pakiramdam ng babae. Nabuhayan po ang loob po natin. Tinapos ko po yung hanggang siya po ay nagsalita sa bandang huli, pati po yung kanya pong prayers. Bigla pong nabago pong lahat sa akin kasi sa bawat salitang binibigkas po niya ay tagos sa puso po. Nakita po natin na may dala pong glory, may dalang kapangyarihan, kakaiba sa lahat-lahat po ating napakinggan. Tayo po ay naluha, napuspos po ako. Ibang-iba na po yung naramdaman po natin, nawala po agad yung bigat ng ating mga pakiramdam. Sinimulan ko na rin po na araw-araw manood ng Jesus Our Shield. At ako po ay nakarating sa Jesus Our Shield Qatar chapter. Nawala na bigla po yung mga sakit na naramdaman po natin tulad nga po nung pananakit nating batok, pagkahilo minsan. Kahit po tayo nagpupuyat na dahil pagdating po sa mga gawain po natin ay umaabot po tayo ng madaling araw. Pero kita po natin na dati naramdaman, wala na po yun. Luminaw rin po ang ating mapaningin. Bumalik na po sa normal. Pinagaling po tayo ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan din po ng turo ng lingkod ng Diyos, binago po tayo agad-agad ng Panginoon. Katulad nga po yung pagtitinda ng alak, pagpapautang ng napakalaking interest, lahat po ng anuman pong mga masama sa mata ng Diyos ay ating pong tinitil. Tinawagan ko na rin po ang aking buong pamilya at senior ko po sa kanilang Jesus Our Shield. Tuloy-tuloy din po sila nanonood sa oras ng himala. Hanggat po ng isang araw, narinig ko po ang sabi ng aking mga magulang, anak, nawala na po yung sakit namin bigla. Sabi nga po ng father ko, nawala po yung diabetes ko, nawala yung high blood ko, nawala na rin po yung kanyang severe peptic ulcer, nawala din po yung kanyang pong cyst na sobrang laki po sa kanyang pong tiyan, bigla nawala po yung bukol sa kanyang pong likuran. Ang nanay ko rin po, nawala na rin po yung kanyang pong diabetes, high blood, rheumatism, pinagaling sila ng Panginoon. Sa mga turo rin po ng lingkod ng Diyos, dito rin po natin natutunan yung pag-iika po, paghahandog, wala po tayong humpay at hindi po tayo nagdalawang isip. Sa panawagan po ng lingkod ng Diyos, tungkol nga po sa first fruit, una ko pong narinig po yan, month of December 2020, nag-request po tayo sa company po ng kahit
may advance po yung leave ko kahit man lang 2 weeks o 3 weeks. At yung nga po nangyari, hindi lang po sa in-advance ibinigay po halos lahat po yung isang sahod po natin. At yun po ang pinag-first fruit po natin. So, nakita ko po yung favor ng Lord. Hindi kami naubusan. Overflowing sa lahat na kahit pandemic ay hindi po kami nakaranas ng crisis. Nasa building projects po ako. Company ko po, one of the leading consultancy firm sa Doha, Qatar. But international po siya. Based po siya ng Australia. Dati po tayong grade A inspector, and then napunta na po tayo sa pagiging senior and then as a team leader. Pero nung tayo po ay nasa Use Our Shield, napromote po tayo bilang isang project manager, na ilagay po tayo sa isa pong project nga po yun sa mga oil and gas, sabay na po yung ibang mga buildings. Ang sahod po natin ay halos nag-increase po siya ng 80% doon sa dati po nating salary. For 20 years po na simula po nagtayo ang company po namin, first time po lang po na nagkaroon ng isang Pilipino na project manager po. Non-Arabic speaking, kakaiba nga po sapagkat madalas po mga project managers po dito ay kinakailangan Arabic speaking. Kung hindi man po ay galing po sa Western country, tayo lang po yung kauna-unahan dahil po sa favor ng Lord. Naalala ko po nung nanawagan po ang lingkod ng Diyos pagdating po yun sa anniversary po ng Use Our Shield. Tayo po ay nag-desire na magbigay. Wala po mga ilang araw, may message po sa akin ng company, nakakuha po tayo ng compliment na bonus. At yung bonus na po yun ay ipinigay ko po lahat-lahat po yun sa anniversary. Napakabuti po ng Lord sapagkat December, nung tayo po umuwi, doon po kami sa gawain, sa main church. Kasama ko po miss ko ng time na yun. At doon po namin nakita po sa unang pagkakataon nga po ang lingkod ng Diyos, si Tatay Apostol. Nung inaayos po ang pananampalataya ng aking may bahay, wala na po yung sakit ng aking may bahay. Siya po ay tunay na po ay magaling na sapagkat yung dati po niya mga nararamdaman, hindi na po niya naramdaman na. Guminhawa ng husto po ang kanyang pakiramdam at yung kanyang po maintenance medicine ay hindi niya rin po tinitik sapagkat wala na po siya nararamdaman na. Sa mga anak po namin, pinalain po sila and then nawala po agad ang kanilang mga sakit karamdaman. Tuloy-tuloy na po yun until po nitong present nga po wala na po sila nararamdaman na. So, dati po silang mga payat, ngayon nananaba na po sila. Yung sa anak ko rin po na dati pong G6PD na sinasabi, marami pong bawal pero ngayon wala na pong bawal sa kanya. Lahat na rin po mga pagkain ay nakakain na po niya lahat-lahat na. Simula po nung nasa Diyos worship po kami, hindi na po kami nakaranas ng anumang sakit. Ang asawa ko po nagtatrabaho bilang isa pong teacher. High school teacher po siya dito sa Paco. Siya po yung una ko rin po naging persecutor, lalong-lalo rin po sa pagbibigay. Natuto na rin po siya na maghandog at mag-ika po. Nagkaroon po ng pagkakataon po na kinakailangan magpasa po siya ng requirements para po sa kanyang promotion. After po ng examination niya sa master teacher, nakuha niya po yung promotion niya at nadoble po ang kanyang pong sahod. So ngayon, hindi na rin po kami yung nangungutang, hindi na rin po kami nagla-loan, hindi tayo na rin po yung nagpapahiram sa mga kapatid po natin nangangailangan na wala po mga interest. Minsan nga po kahit may mga umihiram natin, kahit hindi po siya nagbabayad, makahinayaan na po natin, parang tulong na lang. Sa kasalukuyan po, binayaan po kami ng Panginoon ng kondo, binayaan po kami ng Lord ng sasakyan. Sa Qatar po, nakabili naman po tayo ng sasakyan, which is ginagamit po natin yan sa transport ministry. Meron po kaming lote rin sa Tuguegarao City. Meron po kaming house and lot sa Cavite, at yun nga po, pinapaupahan din po namin yan. Sa Qatar chapter, assistant pastor po tayo. Tayo po isa sa mga nag-lead po ng Bible study, sa overnight prayer. Nag-outreach po tayo ng ibang mga fellowship. Napakabuti ng Lord sapagkat iba-iba lahi din po ang ating pong nawi-win. Tayo po isa sa admin po natin sa Qatar chapter at tumutulong din po tayo sa transport ministry. Sobrang pasasalamat po namin sa Panginoon sapagkat dinala po kami sa tamang turo, tamang ministeryo at tamang lingkod. Tatay Apostol at of course kay Nanay Elena Gacarillo, dahil sa kanilang mga turo at aral, kami po ay totally po na lumaya sa mga bandage, sa mga sakit karamdaman, mga financial issues, lahat po ng mga gawa ng kaaway. Malay-malay po kami ngayon, pinagpala po kami. Totoo talaga yung mga turo at aral ng lingkod ng Diyos, lalo-lalo po sa pagbibigay. Talagang dito po yung kasaganaan. Wala po tayo dapat ikatakot sapagkat ang lahat pong ating ginagawa po ay ito po ay walang kalugian. Na sa bawat pagtatanim po natin ay siksikliglig umaapaw po ang ibinabalik ng Lord sa buhay po natin kapag tayo po ay mag-harvest. Lahat po yan ay investment po natin sa kalangitan. At ang bawat magbibigay po natin ay kaligtasan po. Hindi lamang po mga kaluluwa, kundi makaluluwa po ng ating buong pamilya. Kaya magbigay na po kayo na magbigay. Wala pong humpay na pagbibigay. Upang po ang biyaya na tulad po naranasan po namin, kasama pong himala, ay maranasan din po ninyo.